Hey guys, what it's up? So, ano tayo? This video is gonna be about the upcoming economic balancing natin sa Axie, no? So, and as well as yung RON update natin. Yung kamusta na yung pag-farm ko ng RON? So, it's been I think about 5 days since nag-start ako mag-farm ng RON, and today nag-adjust din yung APR niya. So, ito na yung normal na APR niya kasi yung parang previous months, parang ano siya, previous days, previous months, parang bonus round yun, no? Para syempre ma-entice yung mga tao na makapag-maglagay ng asset sa pool. So ngayon, since enough na, nakapag-start na tayo and may somehow meron na nagsi-circulate na ron, and ayun, binabaan na nila, kumbaga ni-normalize na nila yung yung APR. At saka ipapakita ko sa inyo yung isa sa mga teams na na-build ko na supposedly na S20 team ko, pero hindi siya kasi akma sa panglasa. I mean sa playstyle ko, no. Papakita ko 'yon. So start muna tayo ngayon dito sa economic balancing, no. So ayun. Confirmed na nga natatanggalin na yung SLP sa Adventure and Daily Quest. So malaking dagok 'yan sa atin, no? Kasi paano yung mga nasa low MMR natin na scholars, paano magiging hatian 'yan? So yan ang i-formulate pa nating mga manager, i-formulate pa namin kung ano yung best na anong tawag dito na na percentage between scholars and managers. So ayun, pag-uusapan namin 'yan ng team ko plus ng mga pilots din ng AP. Para somehow fair on both sides. Anyway, kung ganyan yung mangyayari, imagine magdi-decrease ng almost 60%. Magdi-decrease ng almost 60% yung minting every day, no? So, parang grabe yun. Ibig sabihin, lili talaga yung ma-accumulate natin, mga players natin na SLP, and mas mataas yung chances na mababurn yun. Na sabihin natin, out of 100%, no, currently nasa 20 to 25% ng SLP lang na burn on a daily basis through breeding. So, kapag nangyari 'yon, kapag 60% ng SLP na wala, so every day more or less mga nasa 50 to 60% ng SLP mawawala on a daily basis. So, eventually magmamahal yung Axie again, and bukod pa doon is hopefully tumaas yung SLP value. So right now hindi na kasi nakikita yung Binance dito kapag sineshare screen. So right now merong naging malaking spike galing sa siguro may mga nagpanic buying, no. Anyway, may malaking spike sa SLP sa 4 hour 1 hour time frame. Hopefully magtuloy-tuloy siya. Pero hopefully hindi pa to ma-launch agad. Mga siguro bigyan nyo kami ng 2 weeks pa sana. Para mga pag-farm din kami ng SLP namin. Anyway, so yun. Ang mangyayari is sa MMR na tayo magbe-base kung ano yung makukuhang SLP reward, no. So ito halimbawa, pag 0 to 999 MMR ka, 1 SLP per win. So imagine kung 20 energy mo, yung 20 na yon magiging 20 SLP lang. So malaking dagok talaga yun, lalo na sa mga nagbobot and sa mga bumili ng teams na pang-adventure lang kung tawagin. Kailangan nyo ng galingan, guys. Kailangan nyo ng sumabay sa meta or mag-invest ng tama kayon. Katulad ng mga sinasabi ko sa previous na videos ko na always when it comes to investing on something, invest right, okay? Huwag yung basta makapasok lang, makasakay lang sa hype. Make sure na gusto mo, syempre. Yun yung pinaka-importante. Make sure na alam mo kung saan ka papasok, and make sure na alam mo yun, hindi ka clout chaser, kumbaga. Hindi ka hype chaser. Kung ano yung hype, kung ano yung sabi ng kapitbahay mo, kung ano yung nakita mo sa Facebook, sasali ka na. Hindi ganun. Make sure na gusto mo talaga to. Okay, katulad namin, bumaba yung SLP, syempre malungkot kami, pero nag-enjoy kami. Ako eh, ako sobrang nag-enjoy ako. May at may gawa ko ng gawa ng builds, may at may palit ako ng palit ng team. So, ayun, yun yung parang isa sa mga patunay na nag-enjoy talaga ako kasi sobrang, ang tawag dito, mahilig kasi ako sa ganitong klaseng game. So at the same time, pwede ka pang kumita. Kaya ayun. Anyway, balik tayo dito. So 1,000 to 199 magiging 3 SLP per win. So para kumita ka ng maganda talaga, kailangan mag-break ka to 1,800 to 2,000 para 12 SLP per win. So kung meron kang 60 energy, mapanalo mo yung kalahati. Malaki-laki na rin yun. Okay, so ayun. Yun yung maganda ron sa part na yun, no? I-reward yung mga worthy. Kung tawagin, no? Move tayo. So, increase burn. Magkakaroon tayo, hopefully, na ma-launch to before mag-end yung first quarter ng taon. Sana. Yun yung pinaka magandang pwede mangyari, itong burning mechanism. Kasi kung mangyayari to,
tsak, ubos yung mga SLP na yan. Although may mga, syempre, may mga naipon na tayo, may mga na-imbak na tayo ng SLP on our previous month. So, syempre, slow climb ulit yan. Pero, sana, lumabas itong mga to para mabawasan na yung mga SLP na nag-circulate and mag-normalize na ulit. Kumbaga, magkaroon tayo ng bagong basis, no, ng SLP kung magkano ba talaga. Kasi ngayon, medyo mababa talaga. Actually, hindi medyo, mababang mababa talaga. Ayun, energy rework. So, hindi ko pa alam kung paano nila itatackle to, pero napag-usapan na namin to ng mga ano ko, kay mga core members ko ng AP na yung mga ano namin, mga high tier team namin, ipapump namin ng energy para somehow ma-utilize yung axis nila. So ayun, tapos na tayo, yun lang yung pinaka gist. Kumbaga, kung gusto nyo, basahin nyo yung buong article, ililink ko sa description kung hindi nyo pa nakikita. Ayun, para mas matutunan nyo pa. Kumbaga, para mas malaman nyo kung ano yung mga possible na mangyari in the future. Anyway, ayun, yung pinaka gist, kasi yun yung pinaka importante is yung malaman nating lahat na tatanggalin na yung SLP sa Adventure and Daily Quest. At the same time pala, tataasan ata nila yung i-access ng para sa kabuuan ng ano natin, no, na player. So up to 300,000 players na makakuha ng i-access. So ang goal natin diyan is at least 500 to 1,000, no, para masaya-saya naman tayo. So ang problema naman diyan, kapag ginawa nila yan sa i-access, most probably medyo hindi ko kasi gamay, no. Pero I think bababa yung value ng i-access. Pag nangyari yan, bababa. Pero hindi naman natin alam talaga kung ano yung mangyari. So let's hope for the best, no. Hope na lang tayo for the best para at least mas maganda yun kaysa maging negative tayo, di ba? Kasi andito na tayo eh. Mas maganda maging positive ka sa bagay na ginagawa mo everyday kaysa maging negative ka. Okay, so yun. Anyway, yan. So, ayan ang mangyayari. Hopefully, bigyan nyo kami ng at least 2 weeks more para makapag-farm ng SLP. Para ayun. Anyway, nakita ko sa Binance merong sobrang laking mga order volume, no. So okay, skip tayo ngayon dito sa RON. Magkano na RON natin? So meron akong ni-ready dito. In-screenshot ko siya from the day na hindi. Ito 29 na ako nag-start, so 2 days after na to. Nag-start tayo 1,400 yung value nung inilagay nating investment, no. So this day, kasi 29 ako nag-stake, so ito yung ano, pang 24 hours almost, ganun, no? So in a day nakakagawa tayo ng 6 na pangalan nito na RON. Then the next day gumawa tayo kinaumagahan 1 AM ng susunod na araw. So kumita tayo ulit, naging 12 na. Tapos yung value ng 14 natin naging 1468. Now next day naging 14 na. So ayun, and so on. Ayun na, tuloy-tuloy na paglaki. Tapos ngayon, medyo naipit na tayo dahil nga buwaba ni APR. So that time nung pumasok tayo, so this was the day after ako pumasok, no. 462% APR siya that time. So ngayon 100 na lang. 97 to 100. So diyan naglalaro. Medyo mabagal na. Pero ganun talaga, no. Ginawa 'yan para syempre ma-maintain yung value ng RON, hindi masyadong dumami yung supply in a short span of time. Ayan, ito na tayo in, let's say, almost a week. Ito yung na-farm natin. Buti medyo maaga pa yung pasok natin. And yung 1,400 natin, hindi pa nababawasan. Actually, nadagdagan pa ng $20, $21 at this moment, no. So, ayan. Ayan na yung RON natin. Anyway, move tayo sa next na team, no. So, ito ay isang dapat magiging S20 team ko, no. So, pinasa natin siya sa isa sa mga scholar ko na magaling. Shoutouts kay Alex. Yan, si Alexander Magbanwa. Yan, nakuha ko yan sa raffle sa Discord. Isa sa mga unang nanood sa akin nung nagsistream pa ako. Yan, binigay natin siya kay Alex dahil experience na si Alex sa iba't ibang klaseng builds. Now, ito yung dapat na magiging S20 team ko. Okay siya, malakas yung damage, malakas, mabilis umubos, ganun, mabilis yung games. Upload ko yung games niyan. Pero mag-upload din tayo. Papakita ko sa inyo ng sample game na neto. I think nakapag-upload ako neto sa bagong video ko. Sa pinakadulong part, merong isang game dun. Na sneak peek kung paano siya gagamitin, no. So, ito. Yun. Ito yung dapat na team ko. Pero nag-switch back tayo. Gagawin natin. Ito yung current team. Yan. And then this one. So, ito ang ating... Okay, balik tayo kay Alex nga. So, ito yung front. Medyo magulo. At na-excite ako dahil sa magyayaring balancing, no. Tsaka malaking problema yun dahil syempre yung cuts. Dapat maayos natin yung cuts ng manager and scholar. Anyway,
Balik tayo dito kay Alex. So yung front laner natin is itong mosquito plant na may trump, no? Pero hindi naman necessary na kailangan may trump. Gusto ko lang para mas madaling mapaproc yung ano, yung trump ng mid tsaka back laner, no? So yun. Mas maganda mag-tank na lang din kayo kung hindi kayo sigurado sa ginagawa nyo at hindi pa kayo masyado experience. Pwede nyo gawing tank to, palitan nyo yung ulo and palitan nyo yung back, palitan nyo yung mount, pwede. Basta iwan nyo yung cattail. Ako gusto ko kasi yung utility ng ano, cattail tsaka watering can, kaya essential sa akin yan ngayon. So ito, ito yung front, ito yung mid natin. Super lakas bumawas, grabe. Maiiyak kapag tinamaan ka ng trump na ito. So ayun, meron tayong pang-eliminate ng plant, meron tayong pang-eliminate ng aqua. Sa harap, meron din tayo nun. May pang-utility rin tayo against aqua and beast. Sa backliner natin, ito yung pinost ko sa page ng AP. Yung 230k ID na bird. So very very strong to, grabe. 2 cards lang yung mech. So pagka swoop, last one, tsaka trump, patay na yung mech. Ayun, or yung aqua, 3 cards patay na, sigurado, guaranteed. Okay, sobrang hirap maunahan nito dahil 230k ID lang to. Most probably bilang talaga sa kamay kasi hindi naman lahat ng bird na nasa previous na numbers niya eh merong dark swoop. Hindi naman lahat 'yon eh kumbaga swoop type, no, na mauunahan tayong bumakdor. Syempre, makakaramihan din doon, butaw din, no. So, bilang lang talaga yung mauuna sa kanya. So, ayan, ito yung supposedly na S20 team ko. Hindi ko na siya gagamitin, pina-scholar ko na siya. And i-upload natin yung games niya, may mga naka-ready akong clips niyan. Ano ang gagamitin kong team? So, ito ang magiging primary team natin. So, aqua tayo. First time ko mag-aqua. Since binenta ko yung spiker ko na si Benny Maro, nilipat natin sa kanya yung pangalan. So, aqua yung mid laner natin. Front laner natin ito, pero may ipapalitan ko to. Dahil mas kailangan ko maging tanky to. Kailangan ko siya mag-survive lang mas maraming rounds, no. So, papalitan ko to. Ito kung makikita nyo, marami tayong naka-open na tabs kasi may mga ini-snipe tayo kasi bubuo pa tayo ng isa pang team na pang S20 rin. So, ayun. Ito naman yung magiging backlaner ko, no? So, timeout na tayo sa Hair and Goda. Mas gusto ko ngayon yung massive damage. Kumbaga, i-overpower mo lang talaga yung kalaban. So, ito, pang-assassinate ng backlaner kasi uso ang Godmech. So, uso ang Godmech and kailangan natin sila mapatay agad, 'di ba? Para may kunyari maganda yung bato. Round 2 pwede mo nang mapatay 'yon eh. Ayun, so ito yung mid laner natin, assassin. Ito yung front laner natin, yung back laner natin, super damage heavy. So ayan, pa kung hindi tayo makadaan sa likod, sa harap tayo dadaan. May mga options tayo, no. So ayan. Very very basic team lang pero very effective. So currently nasa 2800 MMR 'yan. Susubukan natin ipa leaderboard send bago matapos yung ulit. Okay, susubukan natin ulit mapa leaderboard send bago matapos yung off season. Ayun, so yan, currently so mag-upload tayo ng mga gameplays niyan eventually, pero unahin ko muna yung mga sa mga pilots ko, no. So ayun. Yun lang yung video natin today. Update ko lang kayo kung anong kaganapan and hopefully maging masaya tayong lahat sa magandang update na to, na makakatulong to sa karamihan na hindi cloud chasers na nandito talaga for the long run. So para sa atin to, guys, ayun. Maraming salamat. I hope you like the video. Please do not forget to like and subscribe and hit the notification bell and see you on my next video. Bye-bye!